got me going psycho. She got me going down, down, down. Got me living on a tightrope. Hi guys, welcome to my channel. So ngayon is pakita ko sa inyo kung paano ako mag-edit ng picture ko na inilalagay ko yung mukha ko sa tabi ng mga celebrity ganun. So ngayon, upisa na natin. So maghanap muna tayo ng pictures. So katulad nito, itong picture na to. Katulad niyan, ganyan ang gagawin natin na parang i-overlap natin yung picture ni Liza sa picture ko. So yan, gagawin natin sa ibang mukha. And ni-request niya na siya daw yung gawin kong edit na ano. Eto. So eto, this picture. And this picture. So kung makikita nyo guys, kapag mag-edit kayo ng ganito, kailangan yung posture ng inyong mukha ay parehas doon sa kukopyahan nyo. Katulad ng pose niya, ganyan. Ganyan yung pose niya. So dapat, yung pose niya is ganito din, yan, like that. Ganyan. So ang ginawa niya is, pinatong niya yung ulo niya sa teddy bear para maging katulad nito. So ngayon is i-edit na natin. So first, una natin gagawin is i-delete natin yung excess na ano part ng picture na to. Delete. And then make sure na maganda yung pagka-delete natin guys. So, ayan guys, nakrap na natin siya. So, next na gagawin natin is papatong na natin siya dito. Make sure na dapat yung pagkapatong natin is sakto lang dun sa palikat niya. Pwede natin siyang itagilid or hindi. So, ganyan. So, pagkatapos niyan is i-delete natin naman. I-capacity natin siya. Ganyan. Para makita natin kung ano yung mga dapat natin i-delete sa part ng picture. So, eto. So, in this part, kailangan i-delete natin yung mga excess dito. Yan. Tapos yung dito. Yun sa kamay niya. Yan. So, pag inano mo siya ulit ng capacity, ayan. So, next natin gagawin is okay na. So, next. Kung makikita nyo guys, so kung makikita nyo guys, ito is may ganyan siya dyan yung babae. Tatanggalin natin to dito mula dito ang ganyan. Tanggalin natin yan. And ang gagamitin natin dyan is clone. Dito tayo sa tools, clone. So for the clone, kailangan i-click mo muna siya. Wait lang, palakihin natin. So ito, i-click natin siya dito. Tapos i-click pa natin siya isa pa. So ayun yung kakapi niya. Ikakapi niya kung ano yun nandito. So ayan, let's start. So, ayan na guys. So, nawala na yung babae sa gilid niya. So, ngayon, i-okay na natin siya. After cloning, is ayan na, magkaiba sila ng kulay ng skin. So, dapat magiging balance.
So kahit hindi naman siya ganun kaputi, so punta tayo sa enhance. So first, igaganyan natin siya. No, yan. Medyo natin i-lighten natin yung kulay. Let's try to remove some effects like this. And lagay natin yung iba dito. Sa kanya lang natin ilagay. Yan. So yan. And then after natin siya medyo paputiin is lagay ano natin siya FX HDR para maging ano yung quality ng picture dito sa picture na isa. So delete the effects and then put some effects here. Hindi na kailangan lalagyan sa baba eh, kasi meron na talaga siya. So iyaan natin siya. Sharp yun. Grabe, sobrang sharp naman yun. Huwag naman yung masyadong pang peke na. Ang pangit yung parang peke na siya. Let's explore this. Yan! Okay, dito mga 863. So, ayan na. Ang gagawin naman natin, nakikita nyo ba ito? Eh, no? Halatang edited siya dyan in this part. So, ang gagawin natin is, punta tayo sa draw. Yan. Tapos, color. Ito, pindutin natin yung ano doon. Tapos, ano natin siya, ilagay natin siya doon sa kulay ng buhok. Ayan. So, ayan na. Sulat tayo. Panipisin natin yung strand nung brush. Tapos makikita nyo ganito siya yung strand niya. Ayan, ang nipis. So, ayan yung ilalagay natin dito sa hair. Para mawala yung parang edited effects niya. Ayan, hindi na siya mahalata dyan. This is not a pro editing. Kasi ako lang, ewan ko, trip ko lang pag gusto ko mag-edit is ayun, nag-explore ako sa mga editing app. So, i-capacity natin, hardness, wag masyado, para medyo ma-delete natin siya and hindi siya maging parang sobrang edited. Delete some, yan. And, tada! Ayan na. Tapos, ito naman, doon naman tayo sa ano, sa effects. Try natin lagyan siya ng magandang effect. So, into PixArt, pupunta tayo ng Lightroom. Lightroom CC. I-add natin siya. Add natin. Ito siya. So, try natin. Tapos, pagkatapos ating kunin is lagyan natin siya ng effects preset. So, yan. So, ayan guys. Ayan na yung finished product ng ating editing tutorial for today. So, ayan. I hope nagustuhan nyo guys. And see you on my next video guys. Bye!